Alam mo mga kapuso, hindi ko tinitignan itong appointment ni Secretary Pangilinan as an insult to Secretary Alcala or as an indication of his incompetence. Hindi po yan. Talagang may problema tayo, nakita na may problema, eh kailangan magtulungan. Ayan ang aking sinasabi dyan tungkol kay Alcala at kay Pangilinan. Second, but also, I realize that Secretary Pangilinan has something good to say. He said that the farmer has to be handheld for 5 years hanggang matuto siya, etc. Ayan po, eh, sinasabi ng iba noon-noon pa. Hanggang ngayon, hindi pa ginagawa yon. I hope that this time it will be done. We need the farmers, we need to help them, we need to handhold them as they're going along, because agriculture is the basis for any development that takes place in this country. Ngayon, meron naman na tayo mga problema na nakita. Halimbawa, sa NFA po, yung pala, miyembro ng council, Secretary of Finance, Secretary of Economic Planning, Secretary of Trade, Secretary of Agriculture, ay ang ahensyang yan, 170 billion pesos in debt, walang nangyari. Ano bang ginagawa nitong mga taong ito who are supposed to be overseeing what is going on? Hindi ba? And the second thing I noticed, napunan nyo ba? Mukhang hindi sinasabi kay Presidente Pinoy kung ano ang mga problema tinatago sa kanya. Naku, hindi dapat ganyan. The first obligation of anyone, whether to the president, to his wife, or to his children, or to his boss, is always to tell the truth, to give all the facts so that decisions can be made on an informed basis, even if it costs you your job. Kung hindi ganyan ang ginagawa ninyo, ayan ang pasaway. At alam niyo naman, bawal ang pasaway kay Maring Willie.